to Nonalicious Cooking, Food, Places, and Culture. Pero sa ngayon po, magluluto po ulit tayo. I'm gonna show you how to cook ginisang sitaw at kalabasa. So, gulay naman po ang lulutuin natin ngayon. Shout out nga pala sa aking daughter-in-law na si Celia's siblings na si Nachello and Onyok. I heard na lagi nilang inaabangan yung mga recipes ko. Salamat po sa pagtangkilik. And kayo po lagi yung inspirasyon ko sa aking pagluluto. Thank you for all your support and what are we waiting for? Come cook with me! So, heto pong ating mga sangkap. Meron po tayo ditong cooking oil. Meron din tayong pork strips. Ito yung pangsahog natin sa gulay natin. Meron din tayong ginger, bawang or garlic, tsaka sibuyas. And then, we're going also to use isang kamatis or tomato. So, ito yung gulay natin na gagamitin. Ito yung kalabasa, inislice ko siya, and then isang tali ng sitaw or string beans. Ito po yung gagamitin natin na pampalasa niya, fish sauce or bagoong. Siguro mga 2 tablespoons lang ilalagay natin. Or ayon sa timpla ninyo, kung anong gusto nyo, mas maalat ng konti o yung tama lang. Dadagdag din tayo ng para sa sabaw natin, is 1 cup ng water. Tsaka mga 1/2 teaspoon lang ng Knorr chicken powder. Pero this is optional guys, yung chicken powder. Kung ayaw nyo namang maglagay, okay lang po. So, una natin ilagay yung cooking oil. Tapos, isunod natin yung pork strips. I-brown lang natin siya. Idagdag natin yung ginger, yung ating luya. Next, yung ating sibuyas, the onions, and then our bawang, yung ating garlic. Para mas malasa yung ginigisa natin, dapat caramelize yung onions. Ibig sabihin yung parang lutong-luto siya na medyo nagbo-brown ng konti. Mas okay kasi yung ganun eh, mas nag-infuse yung flavor. Bango, naamoy ko na. So, hayaan muna natin siya hanggang medyo nagsusoften na yung ating onions. So, nakita natin, nagka-caramelize na yung onions natin. Saka lang natin idadagdag yung kamatis. And lulutuin natin ito ng maigi hanggang yung kamatis is talagang mag-soften. Cover muna natin ng sandali. Okay, so tignan na natin. Hindi pa masyadong luto yung kamatis, pero dagdagan na natin ng 1/2 lang ng chicken powder. Dagdag na rin natin yung ating bagoong or the fish sauce. Siguro mga 2 tablespoons lang muna. Pero kung tingin nyo kulang pa sa panlasa ninyo din, add more later. Lutuin muna natin siyang maigi kasi hindi pa luto yung kamatis. Mas maganda guys, actually, kung lutong-luto yung kamatis mo, yung lusaw na lusaw, para mas lalong mas masarap yung ating nilulong luto. Okay, so luto na yung kamatis natin. Idagdag na natin yung string beans or yung sitaw. Lagyan na natin yung ating sabaw, which is yung 1 cup ng tubig. Isisimmer lang po muna natin. So, medyo luto na yung sitaw natin. Idadagdag na natin ngayon yung squash. Tapos, isimmer lang natin ulit hanggang maluto na yung squash natin. Okay, so check na natin. Malambot na yung squash natin, so titikman ko na kung tama lang yung lasa. Tamang-tama lang. So, eto na guys, ang ating ginisang sitaw at kalabasa. Tara, kain na po tayo. Thank you for watching guys, and see you next cooking. Bye for now!